karaniwan na pong kasabihan that health is wealth. At lagi ko pong sinasabi sa maraming tao, naiingatan niyo po ang inyong kalusugan. Nako mga kapuso, ngayon pong panahon na to, napakahirap po ang magkasakit. Hindi lamang po sakit ng pakiramdam ang inyong madadanasan, pero sakit din yan ng bulsa. Mga kapuso, naku, matutuwa po kayo sa aking ibabalita. Alam niyo ho ba na ako'y may nadiskubre? Ito po isang klaseng inumin. Pero, teka, huwag ho kayong pabigla-bigla. Hindi ho ordinaryong inumin ito. Ito po ay merong live bacteria. At yan pong live bacteria na yan ang magsisilbing depensa ng ating katawan sa lahat ng klaseng sakit. Hindi lang nakakasira ng ganda ang polusyon sa paligid. Dulot man ng basura, baha at maruming tubig. Ang katawan tuloy natin nahaharap sa peligro at sari-saring sakit na dulot ng bad bacteria. Ang tanong, may depensa na bang inyong katawan sa karamdaman? Matagal nang idinadaing ni Bobby Puno ang pananakit ng tiyan. Ang inakala niyang simpleng sakit, naku, unti-unti na palang lumulubha. At dati, ang dinaramdam ko minsan yung pagdumi ko, maliliit lang, tapos lagi may hangin ng tiyan ko. Pagkakain ko, mabigat yung nararamdaman ko. Hindi ako ganun makapag-pedigab. Dahil sumasagap ng maruruming hangin si Bobby araw-araw, ang kanyang katawan unti-unti raw bumabagsak. Hindi ako ganun makapagtrabaho, ganun. Doon lang ako minsan sa tindahan ni Mrs. Minsan lang ako pag malapit, doon ako nagpe-pedigab. Minsan nung natikman ko siya, natikman ko itong lacto na to, 1 week bumili ko, gumaan ang pakiramdam ko. Napakaganda. Tulad ni Bobby, pakiramdam ni Elena Castillo, dahil sa kanyang edad, ay unti-unti na rin bumabagsak ang kanyang katawan. Ang dating aktibong pamumuhay, ngayon ay matamlay. Isa naman sa mga idinadaing ni Elena ay ang pagtaas ng kanyang blood pressure. Ang noon ang nararamdaman ko, tumataas yung blood pressure ko, nahihirapan akong huminga, at yung stress ko hindi nawawala. Lalo na sa gabi, nahihirapan akong makatulog. Pero sinubukan ni Elena ang alternatibong inumin. Mayroon daw good bacteria na dumedepensa sa anumang uri ng sakit dahilan ng kanyang panghihina. Yung blood pressure ko, bumaba na siya, naging normal na. Tapos yung pananakit ng dibdib ko, nawala na. Ngayon, nawala na lahat yung kakaibang nararamdaman ko sa katawan ko. Ayon sa eksperto, sa tuwing magkakaroon tayo ng sakit, unti-unting bumababa ang good bacteria sa ating katawan na nagiging sanhi ng pagbagsak ng resistensya. Ayon pa sa pag-aaral, kailangan raw ng katawan natin ang 80% good bacteria at 20% na bad bacteria upang maging balanse ang ating katawan. Yan ay upang mapanatiling malakas ang ating immune system. Sa kabila ng pag-question sa bisa o galing ng mga food supplements ngayon, ay matagal nang isinulong ang paggamit ng mga alternatibong remedyo o paraan sa sari-saring sakit. Noong 1997 ay naisabatas ang RA 8423 o Traditional and Alternative Medicine Act. Di naman raw masama ang sumubok sa alternatibong remedyo. Ang mahalaga, tayong lahat ay maging responsable sa ating sarili na alagaan at mahalin ang ating katawan para wow ang buhay! Now on the application of the blusher. As you can see, our model ay medyo may katabaan po ang kanyang pisngi. So the right application of the blusher is only on the side. Dito lamang po. Okay, so go to the application.
of the lipstick. We also have chosen a color tone type of lipstick, so everything will be complemented. After the application of the lipstick, we will put a little shimmer para mas mukhang buhay na buhay, para siya ang pinaka-forma, at nilagyan natin siya ng accent. After this, ay ayusin naman po natin ang buhok ni Daryl. What we did ay sinet lang po natin ang hairpin ng kanyang buhok, ay yung tinatawag po natin na pin curl. Right after the setting, dapat po ay sprinkle niyo ng spray. So yung gagawin niyo po will stay for a little, for a long time. Again, the tip of the day is huwag pong ibabagsak sa mukha ang buhok pag medyo po bilugan ang mukha niyo. Bonggang makeover like no others. Malalaman natin yan sa ilang sandali. Talagang speechless ako kanina nung binigay mo sa akin kasi sobra talagang si Regine talaga. Talagang matagal ko ng pangarap panoorin talaga sa personal.